We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Mula rito sa GMA Broadcasting Complex sa Iloilo City, ako po si Daryl Marie Sarmiento. Mga lugar sa Davao Region nakaranas ng malawakang pagbaha dahil sa malakas na buhos ng ulan. Narito ang report ni Kent Abrigada ng GMA Regional TV One Mindanao. Sa video na kuha ng MDRMO Katiil sa Davao Oriental, nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa barangay Santa Filomena dahil sa mataas na level ng tubig baha bunsod ng malakas na ulan noong Linggo. Makikita ang pagragasan ng tubig baha kung saan pahirapan ang pagtawid ng mga residente. Matapos ang malakas na buhos ng ulan, ganito na ang sitwasyon sa mga kabahayan na pinasok ng tubig baha. Nalubog naman sa tubig baha ang palayan na ito sa bayan. Pinag-aaralan ngayon ng Katiil LGU ang posibleng pagsasailalim sa bayan sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng pagbaha sa mga pananim at iba pang ari-arian. Kabilang dito ang Santa Filomena, Poblasyon, San Miguel, San Vicente, Taytayan, Abihod kung saan 30 pamilya ang inilikas at San Antonio kung saan 7 pamilya ang inilikas din. Sa Baganga, may naitalang paghuhon ng lupa sa barangay Banao dahil sa malakas na buhos ng ulan. Samantalang sa Boston, tulong-tulong ang mga kawanin ng LGU para alisin ang mga natumbang puno sa kalsada. 3 barangay ang apektado ng pagbaha na kinabibilangan ng Sibahay, San Jose at Carmen. Ayon sa PDRMO Davao Oriental, nasa 230 pamilya ang apektado ng pagbaha, 110 sa Katiil, 16 naman sa Boston, at 104 naman sa Baganga. For the province of Davao Oriental, expected po ang mga ingani na pag-ulan. Naalantay mga findings po sa ubang municipalities na ang pag-cause of flooding sa ilang area is due to poor drainage. Mula sa GMA Regional TV, Juan Mindanao, Kent Abrigada, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ang mga naranasang pag-ulan sa Bicol Region, ilang kalsada at spillway sa mga bayan ng Nabua, Lagonoy at Lupi sa Camarines Sur ang pansamantalang hindi madaanan ng mga motorista matapos tumaas ang level ng tubig. Maging ang Tambang Port at public market sa bayan ng Tinambak ay binaharin. Dahil sa pagtaas ng level ng tubig baha sa mga naturang lugar, ilang pamilya ang naapektuhan nito. Samantala, nasa 10 LGU naman sa probinsya ng Sorsogon ang nagsuspindi ng klase sa mga paaralan dahil sa naranasang pag-ulan. Nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko na maging handa at alerto sa lahat ng oras, lalo na ngayon na madalas na masama ang lagay ng panahon sa riyon. Pag-coordinate sa amin, in case naman po na may ganitong mga sitwasyon na kalamidad, madali po kami makarespond sa kanila. Maging I'm ready sa maulang Martes ang ilang bahagi ng bansa dahil sa shear line, pinaka-apektado nito ang Visayas at eastern section ng Mindanao ayon sa PAGASA. Patuloy namang umiiral sa Luzon ang hanging amihan. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-ulan ngayong umaga sa Bicol Region at ilan pang panig na southern Luzon, Visayas at Caraga Region. Pagsapit ng hapon, uulanin na ang iba pang bahagi ng bansa na nanatili namang mababa ang chance ng ulan sa Metro Manila. Dahil pa rin sa amihan, maalon at delikado sa maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaod sa mga baybayin ng Calayan Islands, Ilocos Provinces, Cagayan Valley Region, Aurora at sa ilang seaboard ng Quezon, Bicol, Northern at Eastern Samar at Caraga Region. 6 na mangingisdang nawala sa Zambales na iligtas sa Lubang Island ng mga mangingisdang taga-Bataan. Mga nasagip na mangingisda dinala sa Bataan para mabigyan ng medical assistance. May ulat si Claire Lacanilao ng GMA Regional TV One North Central Luzon exclusive. May kita sa video ang pag-rescue sa mga mangingisda matapos mapaulat na ilang araw nang nawawala sa Subic, Zambales. Nakilala ang mga mangingisda na sina Oliver Nailon, Liberato Santuela, Rodelo Hernala, Gilbert Sabido, Roque Chavez,
at Ernesto Arsolon. Pinuntahan ng Olongapo City Maritime Police kasamang Philippine Coast Guard ang anim na mangingisda na namataan sa laot ng Lubang Island, Mindoro. Ayon sa otoridad, stranded ang anim na mangingisda matapos magkaroon ng problema sa makina ng bangka. Agad naman na dinala ang mga sinagip na mangingisda sa Barangay Sisiman Mariveles, Bataan para mabigyan ng agarang medical assistance. Nakita ito ng mga mangingisda na taga Mariveles doon sa may about 26 nautical miles ng Lubang Island, Mindoro. Nakipag-coordinate kami sa Municipal Health Office ng Mariveles para mabigyan ng kaugulang medical treatment. Nalawag yung attention po namin ng MDRMO together with the rescue medics para po mag-provide ng medical assistance doon sa mga possible na mga bangkero na kanilang na-rescue. Nasa ligtas ng kalagayan ng anim na mangingisda, sa ngayon, nakauwi na sa Subic, Zambales ang mga mangingisda. Bumigay yung clutch distance transmission, kaya hindi ko na maayos dahil namaga din yung kamay ko. Nagpapasalamat po ako sa kanila, ma'am, dahil sila ang humila patabi sa amin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Claire Lacanilaw, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kasalukuyang nananatili sa evacuation center ang karamihan sa mga nasunugan sa Molo, Iloilo City, Sabado ng madaling araw. Sa 37 classrooms ng Baluarte Elementary School, pansamantalang nananatili ang nasa 200 na pamilya. Kaya isinailalim muna sa module learning ang ilang estudyante habang ginagamit pa ang mga classroom bilang evacuation center. Nagpapatuloy naman ang face-to-face classes ng ibang estudyante. Sa report ng Iloilo City Emergency Operations Center, 297 na pamilya o 927 na individual ang apektado ng sunog. Nasa 4.7 milyon pesos ang pinsalang iniwan ng sunog. Electrical short circuit ang tinitingnang sanhi ng apoy. Naging mahirap daw sa mga bumbero ang pag-apula sa apoy dahil maliban sa makipot ay marami rin ang mga nakaharang sa daanan. Ginaayo naton ang mga kapitan nga kung may fire prone areas kitada lihog ta monitor sa aton nga dalan para during time of emergency hindi man tama budlayan. Isang 16-anyos na estudyante patay matapos mahulog sa sinasakyang tricycle sa bayan ng Buhi, Camarines Sur. Si Jesse Cruz at ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Pangarap sanang maging isang flight attendant ng 16-anyos na si Mary Joy Palado. Ngunit tinapos ito ng isang trahedya. Gusto ko makatapos yung anak ko. Maraming pangarap sinabi niya sa akin. Dahil binawian ang buhay si Mary Joy, matapos mahulog sa sinasakyang tricycle sa Barangay San Jose by Bayon, Buhi, Camarines Sur, habang pauwi na mula sa paaralan. Sa imbestigasyon ng PNP Buhi, lumalabas na overloaded sa pasahero ang naturang tricycle. Ang sabi niya nga ni, ang aligasyon niya man, siyempre depensya naman ito na, sabi niya nasa loob dahil si babae, pero ang sabi mga itong mga witnesses, may dahil siya sa loob ang tricycle ng mangyari. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng mga otoridad ang driver ng tricycle na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Nakatakda namang ipatawag ng PNP Buhi ang mga presidente ng Tricycle Operators Organization sa bayan para muling ipaliwanag ang mga batas trapiko. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jesse Cruzat, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinatupad ngayong araw, January 31, ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Piso kada litro ang itinaas sa presyo ng diesel, piso at 30 sentimos sa kada litro ng gasolina, habang piso at 35 sentimos ang dagdag sa presyo sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikatatlong sunod na linggo ngayong taon na ipinatupad ang oil price hike sa petroleum products. Ito ang inyong Regional TV News. Mga magpaparehistro na dadagsa sa huling araw ng voter registration pinaghahandaan na ng COMELEC. May detalye si Adrian Prieto ng GMA Regional TV 1 Western Visayas live sa Bacolod City. Adrian? Yes, mga kapuso. Today is the day, last day na nga mga kapuso ng isinasagawang voters registration ng Commission on Elections para sa darating na October 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan Elections.
Inaasahan naman ng ating mga kapuso dito mula sa Comelec sa Bacolod City, Negros Occidental ang pagdagsa ng mga tao para sa mga hahabol to beat the deadline. Asahan ang mahabang pila mga kapuso kaya kailangan ng mahabang pasensya. Matapos ang isa at kalahating buwan, ngayong araw ay magtatapos ng voter registration para sa October 2023 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Sa Bacol City, inaasahan ang pagdagsa ng mga hahabol upang makapagrehistro. Simula nitong weekend, mula 500 ay ginawang 600 kada araw ng Comelec Bacol City ang maaaring ma-accommodate. Nasa 200 lang raw ang nagpaparehistro bawat araw. Kaya mensahe nito sa mga hindi naaabot sa deadline. Ay, nila kami nila pagbasulon. Kaya no, since December 12, managresyo mga itong registration. Dumarami na rin ang mga pumupunta sa Comelec sa Iloilo City. Target ng Iloilo City Comelec na makarehistro ng 6,000 na botante at positibo raw ito na maaabot ang target sa huling araw ng registration. Naglabas ang abisong Comelec na hindi na muna sila tatanggap ng application for registration sa Comelec office sa Dagupan City ngayong araw. Nagsasagawa ang Comelec ng off-site registration. Tuwing huling araw kasi ng pagpaparehistro, siksikan ang mga nagtutungo sa tanggapan. Ang purpose natin is makapag-provide po ng mas convenient at mas malaking space para ho doon sa mga magpaparehistro. Mahabang pila ng mga nagparehistro para sa barangay at SK elections sa mall registration sa Lipa City. Ayon sa Comelec Lipa, inaasahan na raw nila ang ganitong eksena bago ang pagsasara ng registration. Tapos na ang satellite registration sa mga maraming lugar sa Batangas, pero may mga humiling pa rin na extension. Pero ayon sa Comelec, per the chairman of the Comelec, si Chairman Erwin Garcia, hindi George Erwin Garcia, hindi po tayo mag-extend ng registration. Marami din ang naghabol sa voter registration sa Talisay City, Cebu. Ayon sa Talisay City Comelec, karamihan sa kanilang natanggap ngayon ay mga nagpa-transfer of registration. Sa Lapu-Lapu City naman, kahit may isinagawa ng off-site registrations, ang Comelec Lapu-Lapu City sa iba't ibang barangay, mahaba pa rin ang pila ng mga nagparehistro kahapon. Dumagsa rin ang mga nagparehistro mula sa 1st District ng Davao City sa loob ng isang mall isang araw bagong deadline. Karamihan sa mga maagang pumila, mga kabataan na excited na bumoto sa Sangguniang Kabataan election. Kay maumani ang time nga available ko pa. Mahiga 3,000 katao na ang nakapagrehistro sa Comelec Naga City para sa barangay at SK elections. Ayon sa Comelec, inaasahan nila na mas maraming dadagsa sa kanilang tanggapan ngayong huling araw ng pagpaparehistro. Kasabay nito, nagpaalala naman ang mga otoridad sa publiko na sumunod pa rin sa health protocols para maiwasan ang anumang sakit. Yes, Daryl, mga puso, dito sa Bacol City, ayon nga sa Commission on Elections, Bacol City at Negros Occidental ay nasa 500 hanggang 600 katao lang ang pwede nilang i-accommodate para sa January 31 na deadline para sa registration o sa mga magpaparehistro. Kanina, ang alas 8 ng umaga ay nagsimula na ang registration at magtatapos hanggang alas 5 ng hapon. Ayon sa nakausap ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, ay posibleng na raw na walang extension na mangyayari para sa darating na October 2023 BSK elections. Daryl? Maraming salamat, Adrian Prietos. Itbayat Island sa Batanes, nakapagtala na rin ang kaso ng diarrhea, kawalan ng chlorine para sa water treatment ng tubig. Suliranin sa Batanes ayon sa Provincial Health Office. May ulat si Ivy Hernando ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon exclusive. Pumalo na sa 254 ang bilang ng mga tinamaan ng diarrhea sa Batanes. Base sa datos ng provincial government, mula December 15, 2022 hanggang January 26, 2023. Pinakamaraming kaso ay naitala sa Bataan Island, 151 cases sa Basco, 40 sa Mahataw, 34 sa Ivana, at 15 sa Oyugan. May 14 na kaso sa Itbayat Island. 50% sa mga tinamaan ay edad 1 hanggang 5. Nakakuha na ng rectal swab sa mga pasyente, ngunit pahirapan umano ang pagpapadala dahil sa sama ng panahon. As soon as possible, naibigay natin sample nila sa region at na-check din ito sa contamination.
Nagsimula na ang chlorination nito nakaraang linggo. Isa hanggang tatlong beses ang Sanay Water Treatment, pero wala na raw supply ng chlorine. Nakahingi kami ng chlorine from East Bayan pa, pero kulang. Nag-chlorination na kami, pero kulang. Chlorine po, ma'am. Wala. Buong Batanes, wala, ma'am. Kahit PH, wala sila. Pati yung region yata, parang naubusan na rin ng chlorine. Na-forward naman natin yung concern natin regarding sa additional purchase ng chlorine. Negatibo sa coliform ang mga water refilling stations sa lugar. Pero panawagan ng otoridad, magpakulo pa rin ng tubig inumin. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Ivy Hernando, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nakapagtala ng 224 na kaso ng hand, foot and mouth disease, o HFMD, ang Iloilo Provincial Health Office mula Enero 1 hanggang 21 ngayong taon. Sa datos ng Iloilo PHO, karamihan sa mga nagkakaroon ng HFMD ay mga batang nasa edad 1 hanggang 10 taong gulang. Ang HFMD ay mula sa virus na kabilang sa enterovirus family. Kabilang sa mga sintomas nito ang sugat o rashes sa bibig, mga kamay at paa at lagnat. Nakakahawa ang HFMD ayon sa health authorities. Kaya payo ng doktor sa mga magulang, iwasan ang contact sa mga batang may sintomas nito. Mas mainam din kung ihiwalay ang kanilang mga gamit sa pagkain. At higit sa lahat ay siguraduhin na nasusunod ang proper hygiene gaya na lang ng madalas na paghuhugas ng mga kamay. Isang 62-anyos na gwardiya sa PSA Camarines Sur umani ng positibong reaksyon matapos nitong alagaan ang sanggol ng isang kliyente habang abala ang nanay sa kanyang transaksyon sa ahensya. Si Jessica Carinog ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia para sa detalye. Kinabiliban online ang gwardiya sa larawang ito habang karga ang isang sanggol ng isa sa mga kliyente ng Philippine Statistics Authority Camarines Sur. Ang security guard sa larawan ay ang 62-anyos na si Pablo Abrantes Jr. na 19 years na sa serbisyo at 5 taon ng gwardiya sa naturang tanggapan. Matapos kargahin ang sanggol, hindi naman maiwasan ni Abrantes na maalala ang kanyang 4 na anak noong bata pa ang mga ito. Naniniko kaya ma'am na kaipuan man ang alala ita, mabayad kaya po itong itong kliyente na hirak man ako. Alanganin si sitwasyon niya may kakarga niya umboy pa . Samantala ang malasakit ni Abrantes sa kanilang mga kliyente, inspirasyon naman para sa mga kasamahan nito sa trabaho. Kahit nasa ang end ka, nasa PSA end or yung client, may mga pinagdadaanan yan habang nandyan sila. So, yun, magandang ehemplo yung ginawa ni Pablo. And nagpapasalamat kami sa kanya dahil parang ni-raise niya yung standards, mga security guards sa mga frontline services. Ito rin ang isa sa mga prioridad ng ahensya na anuman ang kanilang posisyon, dapat laging may respeto at mabuting pakikitungo sa mga kliyente at sa kanilang mga katrabaho. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Pagdiriwang ng ika-49 na Dinagsa Festival sa Cari City, Negros Occidental, naging matagumpay kapuso actor E.A. Guzman. Pinakilig ang mga kadisnona at bisita sa kanyang special participation sa Dinagsa Queen 2023. May detalye si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Consistent ang energy ng kadisnon crowd sa koronasyon ng bagong Dinagsa Queen. 10 stunning and talented candidates ang nagpakitang gilas upang makuha ang corona. Umpisa sa production number. Hanggang sa evening gown, colorful and festive ang vibe ng stage at setup. Sa huli, itinanghal bilang Dinagsa Queen 2023 si Steppy Bacolado. Overwhelmed because I am here today. It has been a long time dream and right now I have this grasp. Pero bago pa man natapos ang pageant, pinakilig at nagbigay ng dagdag kasiyahan sa pageant night si kapuso actor E.A. Guzman. First song pa lang, malakas na ang yawan sa loob ng Cadiz Arena. Hanggang sa hinaranan nito ang top 5 candidates. Okay.
Maraming salamat po mga kapuso. Maraming salamat sa mainit na pagtanggap niyo sa akin. Literal na dinagsa ng tao ang highlight ng 49th Dinagsa Festival nitong linggo. Ang mga pangunahing kalsada ng lungsod na puno ng festival goers. Nariyan ang street party o ang lamhitanay sa dalan kung saan nilalagyan ng makukulay na pintura ang mga dumadaan sa kalsada. Sa Dinagsa Street Dancing Competition, 8 tribo ang nakilahok. Ipinakita dito ang makulay na tradisyon, kultura at kasaysayan ng lungsod. At kinilalang kampyon ang tribo Tinambitresa. We continue to try to accommodate ang tao ng kadagsa by introducing new ways and means to make them happy. Dalawang taong hindi nakapagdiwang ng Dinagsa Festival ang lungsod dahil sa pandemya. Mula sa GMA Regional TV 1 Western Visayas, Aileen Pedraso, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binawian ng buhay ang isang pulis na umano'y aksidenteng na baril ang sarili habang nililinisan ito ang kanyang baril sa loob ng kanyang kwarto sa Karkar City sa lalawigan ng Cebu, linggo ng tanghali. Naisugod pa sa ospital si Police Patrolman Efren de los Reyes Jr., 34 anyos, matapos umanong aksidenteng mabaril ang kanyang sarili noong linggo sa Karkar City, Cebu. Sa investigasyon ng pulis, nasa guest room ng kanilang bahay si de los Reyes nang umalingaungaw ang putok ng baril. Duguan na nang makita ang pulis ng kanyang pamilya. Inihahanda daw ng pulis ang kanyang service firearm bago pumasok sa trabaho. Mahigit 2 taon nang nakadestino sa Talisay City Police Station si de los Reyes bilang miyembro ng Intelligence Unit. Plano ng Karkar City Police na ipa-autopsy at ipa-paraffin test ng bangkay ng pulis habang hinihintay pa nila ang desisyon ng pamilya nito. Naka-half staff ngayon ang bandila sa Talisay City Police Station bilang pakikiramay sa namatay na pulis. Dahil sa insidente, muling pinaalalahanan ng PRO-7 ang mga kasapi na magdoble ingat. He is a member of the Philippine National Police and the PNP also has that right to know what happened. So we will try to check. Video ng isang event host sa Cebu City nag-viral. Kung bakit, alamin natin sa report ni Luan May Rondina ng GMA Regional TV Balitang Bistak. Talagang mapapa all eyes ang lahat sa event host na si Lori Santillan ng Cebu City. Dahil kakaibang estilo ng pag-i-MC ang kanyang ibinibigay sa kanyang all-out performance. Maliban dito, rumaraket din si Lori bilang isang real estate agent. Ayon sa kanya, ang nag-viral niyang video ay nakuhanan noong December 2022 sa isang wedding event. I've been doing that for quite some time, Nico. Ang nag-inceptualize gid ana nga concept nga kinahanglan gid ta nga mo-show before ta magsugod sa program is actually Carlo Abakita of Unique Weddings and Events. Siya gid ana nag-push nako sa una. Kita mo mag took charge nga para lang ma-entertain ang mga tao. Nagsimula bilang isang clown sa mga birthday event hanggang sa nainganyo na siya na mag-level up bilang isang singing host. Umaabot na sa mahigit 10 million views at 500,000 reactions ang video na in-upload niya noong January 18, 2023. Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, Luan May Rondina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sarap ng pinagsamang goto ng Batangas at ramen ng Japan, ating lasapin sa report ni Paul Hernandez ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Yaman din lamang at malamig ang panahon, ang go-to na sabaw na gotong Batangas na pampainit ng sikmura. May perfect kamix na ngayon na Japanese soup dish. Introducing Goto Ramen. Masarap na po yung goto lang, so nung nagkaroon ng mix ng ramen, para mas lalong sumarap. Ihanda lang ang mga ingredients. Isa lang ang pre-cooked ramen noodle sa mainit na tubig for 3 minutes. Hanguin, lagyan ng pechay, mais, tuwalya at laman ng baka. Isunod ang fried garlic, sibuyas at toge. Nagpapasarap dito ang ground seaweeds at spring onions, saka ilagay ang itlog.
At huling ilagay ang mixed soup ng goto at ramen. I-serve ito with calamansi at ramen paste. Ideya ito ng 74 anyos sa sinanay Marieta na pagsamahin ng dalawang paboritong soup dish ng marami. Dahil alam mo ba ang katabi namin ay may lumihan, may pansitan. Kailangan meron din kaming noodles nakaiba. Nakupuntahan din ng customer. Pasado para sa isang hotel and restaurant management professor ang fusion ng goto at ramen. For me, 9. Siguro they need to work out pa doon sa pagiging sa ramen side. Kasi mas malamang pa din talaga yung sa gotong Batangas. Other than that, it's good. Ang pagpapakulo raw sa karne ng baka ang sikreto. Bukod dito, dapat balanse at maingat ang paghahalo ng sabaw ng gotong Batangas at Japanese ramen. Kasi ang mga anak ko, mga magluluto rin yan. Patitikman ko. Kulang pa inanagay ako. Ganyan, tulong, halos nagkatulong-tulong kami. Mula sa GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, Paul Hernandez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ng mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa iba't ibang rehiyon at probinsya sa Pilipinas. Kami ang GMA Regional TV News, maninibihan ng buong puso para sa Pilipino.